ikaw, Duterte, huwag ka nang uminom kasi yung barit mo nearing stage 1 ka sa cancer. Pahayag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa meeting ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases sa Davao City noong Lunes ng gabi. Kung hindi pa raw titigil ang Pangulo sa pag-inom ng alak, magkakaroon na siya ng cancer sa lalamunan. Kaya naman, maraming kritiko ang humirit na ilantad na sa publiko ang tunay na kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Duterte. Pero ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi na dapat nakulayan pa ang mga pahayag ng Pangulo. Iginiit ng kalihim na walang cancer at maayos ang lagay ng Pangulo. Pinayuhan na noon ng doktor ang Pangulo na huwag uminom ng alak at umiwas sa pagkain ng matataba para makaiwas sa cancer. Ayon kay Roque, hindi na kailangan na maglabas pa ng medical bulletin sa lagay ng kalusugan ng Pangulo dahil wala namang malubhang karamdaman. Naging transparent niya ang Pangulo sa paghahayag kung mayroon man itong nararamdamang sakit. Naikwento lang niya ng Pangulo ang kanyang mga naranasan noon. Dati na po yan sinabi ng kanyang doktor na naging dahilan naman na mula nung siyang naging presidente, tinigil na po niya ang panginginom, no? So sa tingin ko po, the president did right by heeding the doctor's advice. At dahil he heeded the doctor's advice, this is the reason why his health is okay. Ayon kay Roque, kung totoong may cancer ang Pangulo, maaaring sumailalim na ito ngayon sa chemotherapy. Isa rin anyang abogado ang Pangulo at batid nito ang isinasaad sa konstitusyon na kailangan na ilantad sa publiko kung mayroon siyang malalang karamdaman. Sorry na lamang anya sa mga kritiko na naghahangad ng mga sama sa Pangulo dahil sa ngayon ay malakas ang pangangatawan ng 75 taong gulang na punong ehekutibo. Well, unang-una po, nakita naman po na ating mga kababayan ng estado ng kalusugan ng ating presidente. Ito pong dahilan kung bakit regular siya na nagbibigay ng mensahe sa ating mga kababayan linggo-linggo. Siguro po nasa Davao lang siya dahil number one, talaga namang siya taga Davao. Number two, meron naman po tayo tinatawag na panakanyang doon, no, na nagsisilbing tanggapan at opisina ng Office of the President sa Mindanao. Kahit nasaan naman po ang presidente, tuloy-tuloy po ang trabaho niya. Meron, kung nandito po sa Malacanang, nasa Malacanang Palace. Kung nasa Davao, nasa panakanyang po siya. Nakasaad sa Section 12, Article 7 ng 1987 Constitution na kinakailangan na ipaalam sa publiko ang lagay ng kalusugan ng Pangulo ng Bansa kung mayroong seryosong karamdaman. Chona Yu, Radyo Inquirer 90, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.